Welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid! Kumusta kayong lahat? I hope nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito naman po ako mga kapatid mag-share po ng Bible verses dito sa Ecclesians chapter 9, 10, 11, 12. God bless you everyone! Sabi niya dito, mga kapatid, sa Ecclesians chapter 9, ang hiwaga ng mga gawa ng Panginoon. Sapagkat lahat ng ito ay nilagak ko ang aking puso upang siyasatin ang lahat ng mga ng ito na ang matuwid at magpantas at ang kanilang mga gawa ay nanga sa kamay ng Diyos maging pag-ibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao. Lahat ay nanga sa harap nila. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating ng ay para sa lahat na may isang pangyayari sa matuwid at masama at sa mabuti at malinis at sa marumi at sa kanyang paghain at ang kanyang hindi naghahain kung paano ang mabuti ngayon ang makakasalanan at ang masumpa gaya na natatakot sa sumpa. Ito ay isang kasamaan sa lahat ng nilikha sa ilalim ng araw na may isang pangyayari sa lahat ng sa lahat. Oo, gayon din ang mga puso ng mga anak ng mga tao ay puspos. Amen. Nang kasamahan ay kaulalan ang nasa kanilang puso habang sila ay nangabubuhay at pagkatapos yaon ay napapatungo sa pagkamatay. Sapagkat sa kanya ay napisan sa lahat ng mga buhay na ay may mga sapagkat ang buhay ng aso ay maigi kaysa sa patay ng leon. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga matay, ngunit hindi nalalaman ang patay ng anumang mga bagay na mayroon. Paman sila ay kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Maging sa kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala. Ngayon, nawala man sila ang anumang bahagi pa ay na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong itinapay na may kagalakan at uminom ka ng iyong alak na may mga masayang puso sapagkat tinanggap ng Diyos ang iyong mga gawa. Maging mabuting lagi ang iyong mga suot at huwag magkulang ng kwento ang iyong ulo. Ikaw ay mabuhay ng masaya sa kalakip ng asawa ng iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. At ang kanyang binigay ang kaarawan ay ng iyong walang kabuluhan sapagkat iyon ang bahagi sa buhay at ang iyong gawa na iyong ginawa sa ilalim ng araw. Ano mang masusumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ang iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa. Ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man ng shawl sa iyong pinaparoonan. Amen. Na tayo mga kapatid sa pagpatuloy natin sa Ecclesians chapter 9, dito tayo sa verse 11. Ang pangyayari sa buhay ay hindi tiyak. Ako'y bumalik at nakita ko ang ilalim ng araw na ang pag-unawahan ay hindi sa mga matulin, ni ay magbaba ka man, ay mga malakas, ni ang sa mga pantas man, ang tinapay ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa ni ang kalooban man ay sa taong matatalino. Matalino kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ang tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at sa paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nagsisilo sa masamang kapanahunan sapagkat bilang nahuhulog sa kanila. Ang kadakilaan ng karunungan. Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, sa ganitong anyo at ang naging tila dakila sa akin. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyaon at may dumating na dakila hari laban doon. At kumukupkop ang at nagtayo sa mga ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga roon isang dukhang pantas na lalaki
at iligtas niya ang kanyang karunungan, ang bayan ngayon may ay walang umalaala sa sandukhang lalaking yaon. Na magkagayoy sinabi ko, karunungan ay maigi kaysa kalakasan, gayon may karunungan ng dukhang taong yaong hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi dinindinig. Ang mga salita ng pantas ng sinasalitang marahan ay marinig na higit kaysa sa hiyaw na nagpupuno sa mga mangmang. Karunungan ay maigi kaysa sa mga sandata sa pagpagdigma, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Amen! Totoo po yun. Dito sa kasulatan, sabi niya mga kapatid, dito na tayo sa Ecclesians chapter 10. Ang pagkakaawang gawa at ang kasigpagan ay dapat gawin ng may pag-asa. Ang mga patay ng langaw ay nagpapabaho ng orog ang kwento ng manggagawa ng mapango. Ngayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Tama po to mga kapatid, sabi ni dito sa sulatan. Ang puso ay pantas ng tao ay nasa kanyang kanang kamay, ngunit ang puso ay mangmang ay kanyang kaliwa. O gayon din pagkang mangmang ay lumalakad sa daan ay nawawala. Siya nang bait at ang kanyang sinasabi sa bawat isa na siya isang ulol. Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis sapagkat sa pagpapakalumayanay na nagpapaligat ng mga malaking pagkagali. May isang kasamaan ang nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang mangmang ay naupo sa malaking karangalan at mayaman ay naupo sa mababang dako. Nakikita ako ng mga alipin na mga kasawa, manakasakay ng mga habang dako, nakita ko dito ang alipin ng mga kasakay ng mga kabayo ng mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Siya'y humuhukay ng lungaw ay nang mauhulog doon at ang sumisira sa bandir ay kagalitan siya ng ahas. At tumatahas ng mga bato ay nasasaktan niyaon at ang pumapalabukol ng kahoy ay mapapanganib doon kung ang mga bakal ay humaroon sa mga hindi. Amen. At tumatakas ng bato ay mga masaktan niyaon at ang mga bumabalukol ay kahoy ay nagpapanganib doon at ang bakal ay pumupurol at hindi iwasan ng ninuman. Ang ulan ay nararapat nga ang niya ay gamitin ng lalong kalakasan ngunit ang karunungan ay pinaka pakinabang magturo. Amen. Kung ang ahas ay kumagat bago ay makainto, wala ng kapakinabangan sa magkakainto. Ang mga salitang bibig ng pantas ay mapagbibiyaya ngunit ang mga labi ng mangmang ay nalalamon sa kanyang sarili. Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang mga bibig ay kamangmangan at ang wakas ng kanyang salita ay makatatag kailanman. Pasimula ng salita ng kanyang bibig ay kamangmangan at ang wakas ng kanyang salita ay makamadag ng kaulanan. Ang mangmang di man ay mapaparami ng mga salita, gayon man ay hindi nalalaman ng tao kung ano ang mga pangyayari at ang pangyayari ay pagkamatay niya, sino makakapagsaysay sa kanya. Ang gawa ng mangmang ay magpapayamot ng bawat isa sa kanila sapagkat hindi nila nalalaman kung ang paano naparoon ang sa bayan. Sa aba mo o lupain kung ang mga iyong hari ay isang bata at iyong, amen. Yung mga pangulo ay nagsisikain sa maaga. Mapalad ka o lupain kung ang mga iyong hari ng anak ng mga mahal na tao at iyong mga pangulo ay nagsisikain, nagkaukalang panahon sa ikababakas ng hindi maglalasing. Sa katamaran ng gumagawa ng unguho ng mga bubunga ng mga dinagkilos ng mga kamay ay tumutubo ang bahay at pagkapistahan ng ginawa sa ipagkatatawa at ang kanyang mga pagpapasya sa buhay ng salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Huwag mong sumpain ang hari, wag ang iyong pag-iisip at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid
at tulugan sapagkat isang ibon ang himpapawid ay magdadala ng tinig at ang mga pakpak ay magsasaysay ng bagay. Ito tayo mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 11 na tayo po. Ang pagkakaawang gawa at ang pagkasipagan ay dapat gawin ng may pag-asa. Iasik mo ang iyong tinapay at tubigan sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pito o sa walo sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong tuimugan at sa dakong hilagaan, sa dakong kabuwalaan na ng kahoy ay doon ito namamalagi. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Tama po yun. Sabi dito sa kasulatan, mga kapatid, kung paano hindi mo malalaman kung ano ang daan sang hangin o ang paano mo malulumalaki ang mga buto sa buhay. Sa bahay bata ay nabuntis gawan din ng mga nalalaman ng gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Inasik mo ang umaga sa iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo kung ito yaon ay iyong kapwa maging mabuti. Tunay ng liwanag na ay mainam at masayang bagay ng mga mata na mga magsitingin sa araw. Oo, kung ang tao ay mabuhay, sa maraming tao ay magalak siya sa lahat ng yaon ngunit. Alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman sapagkat magiging marami lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng lakad sa iyong kalooban. Sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo ang dahil sa lahat ng bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya ilayo mo ang kapanglawan ng iyong puso at alisin ang mga kasamaan. Kasamaan ng iyong katawan, ngunit ang kabataan, ang kasariwan ng buhay ay walang kabuluhan. Amen. Dito tayo mga kapatid, last sa chapter po ng Ecclesiastes, chapter 12. Patuloy natin. Payo upang alalahanin ang Panginoon sa kabataan. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga may arawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ng lumalapit sapagkat iyon ay sabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Totoo po to. Bago ang araw ng liwanag, ang buwan at mga bituin ay magdilim at mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay, sa mga nanginginig at mga malakas na lalaki ay magpapayugod at mga manggigiling ay mga lilikat sapagkat sila ay kaunti at yaong nagsisidungay ng mga dungawan ay magsisilaw. Amen. At ang mga bintuan ay sasarahan ng mga lansangan sapagkat ang tunog ng giling ay humina at ang isang babangon. Ang tinig ng ibon, ang mga anak ng babae ay tutunggin ang mababa ay mabababa. O sila ay mga takot sa mataas at ang mga kilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng alimentro at mga daan ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang balang ay magiging pasan at ang pita na manglulupaypay. Sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malayong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisinggala sa mga lansangan. Amen. Bago panilang pilak, mga mabatid at mga mangkok at ginto ay mapasag ng mga banga at mabasag ang bukal o mga gulang na masira sa balon. Ang alabok ay umauwi sa lupa, gaya ng una at ang diwa ay may babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya. Walang kabuluhan na walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, sa lahat ng walang kabuluhan. Ang bukod dito ay sapagkat ang mga ngaral ay pantas at nagpatuloy siya ng pagtuturo sa kaalaman sa bayan o siya ay nangangaral ay sumisiyasat sa umaayos ng maraming kawikaan. Amen.
humahanap ang mga ngaral na mga nakakalugod ng salita at nasusulat na matuwid ang salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na makakapit na mabuti ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa manggagawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pang-aaral ay kabaguran ng katawan. Amen. Ito ang wakas ng bagay ng lahat ng narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ang iyong mga kanyang utos. Sapagkat ito'y buong katungaran ng tao, sapagkat dadalhin ng tao ang bawat gawa sa kahatulan pati ng mga bawat kubling bagay na maging ito ay mabuhay o maging iyong masama. Amen. Napaganda po ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. I hope blessed naman po kayo. Nakapag-share na naman po ako for today. Let's pray to everyone, mga kapatid. Panginoon, narito mo po kami, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Lumalapit sa iyo, God. Nagpapasalamat po, Lord, sa kabuti mo sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa protection. Hallelujah, Lord, O God Jesus. Hallelujah. At nilalapit din namin po, God Jesus, Lord, ang aming sarili. Kunong po, God, ang aming nagawa. Linisin po ang aming puso at isipan. Patawarin po kami, Lord, sa aming nagawang hindi kaaya-ayang sa iyong harapan, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga pagkakasala sa iyo, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa sa amin, O God. Nilalapit ko rin po, God Jesus, Lord, sa anumang sulok sa mundo, O God Jesus, Lord, sa sitwasyon ng COVID-19, O God. I pray, O God Jesus, Lord, back to normal na po, O God. Marami na po, Lord, na mamatay. Marami na po, Lord, nagkakasakit, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw pong nakakaalam kung ano pong mga sitwasyon sa panahon ito, Lord, saan man sulok sa mundo na naapektuhan ng COVID-19, Lord. I pray, O God Jesus, hallelujah, Lord, na ikaw po, Lord, makapag-control sa lahat na ito, Lord, ng sakit, na lumalaganap sakit sa mundo, O God Jesus, hallelujah, Lord. Lord, I pray, O God Jesus, hallelujah, Lord, ikaw po makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po, O God Jesus, hallelujah, Lord, ang aming inaasahan na mawala na po, Lord, ang COVID-19 na ito, Lord, na natigil na po, O God Jesus. Hallelujah, Lord. At ganun din po, Lord, sa mga mahal sa buhay nila, Lord, na nawala, Lord, na namatay, Lord, ng COVID-19, Lord. Comfort po sa kanila, Lord, na matanggap nila, Lord, O God Jesus, Lord, sa nangyari sa kanilang pamilya agad. Hallelujah, Lord. Na lumapit sila sa iyo, God, na kilalanin kanila sa kanilang buhay na at magpatuloy sila, Lord, naging matatag sila sa kanilang panampalataya sa iyo, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Ano man mga mangyayari sa kanilang pagsubok sa kanilang buhay, magtiwala sila sa iyo lagi, O God Jesus. At salamat, God, hallelujah, Lord, ang aming napag-aralan ng iyong mga salita sa oras na ito, Lord, na maisaisip namin at maisa buhay namin, O God Jesus, Lord, ang aming pinag-aralan sa pang-araw-araw namin. Pagbabasa, O God Jesus, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng aming naririnig at nababasa ng iyong mga salita, Lord. Bless to everyone, ang mga tao, Lord, na nakakarinig at nakakabasa, Lord, ng iyong mga salita, O God Jesus, Lord. Lalong-lalo po, Lord, sa YouTube channel, Lord, na nanonood po, O God Jesus, Lord. Bless to everyone, ang mga nanonood, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, God Jesus. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, mga kapatid. God bless you, everyone. Keep praying. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click all notifications sa subscribe para lahat po ng aking video for Bible verses ay masubaybay niyo po, mga kapatid. God bless you, everyone. Bye. See you again.